bayad para sila'y ipagdasal. Anik, Anik, baby ka uli. Ibibigay mo na yan bukas. Papahiram mo na yan kay Janelle. Papahiram mo yan kay Janelle. Si baby Janelle kasi hindi pa siya nakakalakad. Hi. Hi. Hi muna dito kay tita. Sabi mo, baby ka ulit, pinagtripan mo yung walker mo. Eh, di na makaahon. Gusto na lumabas. Ma! Natawpo ka na lang dyan! Di na makaalis. Oop, ang galing ah! Ang galing ah! Ang galing lakad niya! Bilis ah! Mama! Lakad niya! Ma, gusto na lumabas. May labas mo ah. Baka tumalun yung gawa. Ayaw mo na? Oo. Bibig lang lumabas. Ah, baby na lang upo dyan. O, baby na lang upo. O, baby na lang. Si Fikes Guevara daw, ang Pinoy version ng public enemy number one ng Amerika noon, na si John Dillinger. Isang magnanakaw at mapanganib na kriminal. Kahit mismo sa loob ng kulungan, ay basag ulo pa rin ang hanap nitong si Fikes. Tila walang patas na kinatatakutan. Kaya nga, nakapagtataka kung paano niya lang si Fikes magbagong buhay. Maika! From prison to abogado! Maika! Ano pangalan ng baby mo? Dilinger ito, nag-iita, malaman. Maita! Maita Liling. Maita Liling sa tenga! May tuturing na isang mahabang telenovela na ang buhay ni Pacifico Guevara o Pikes. Pero noong kanyang kabataan, mas kilala siya bilang si Dillinger. Si John Herbert Dillinger ay nakilala noong dekada 30 sa Estados Unidos bilang isa sa pinaka-notorious na magnanakaw ng pera sa bangko. Naging matunog ang kanyang pangalan bilang bayani ng mga preso. Nico! Tulad ng kilalang public enemy number one noon sa Amerika, maaga nag-repeat.